The Talk RMS. Straight to the point. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Sa kini ang balaod ni Attorney Mark Tolentino na nasa linya karong buntaga. Good morning diay ni Sir Rocky Cultura. Kinsa to nang inanglag mga sakyanan diha? I-text lang si Rocky Cultura sa Secret Sales. Ito, good morning. Straight to the point. Sakyanan. Naana ni Rocky Cultura tanan. Si Attorney Mark Tolentino sa kini ang balaod. Attorney Mark. Ano naman yun ko? Attorney Mark, good morning. Ay, may buntag sa mga may lugat mga suking tigpaminaw sa DXBC Butuan. Kini ining ubos na higala si Kuya Mark Tolentino. Kumusta mang Metro Manila karon, Attorney? Unahon na to update sa politika diha sa national? Eh, sobrang busy kay in a very first place every day na ay magpa-issue itong CONA kay we are one of the officials sa na mag-issue CONA whole Philippines. So whole daghang mga politiko mga sa opisina mag-issue na mga CONA Certificate of Nomination and Acceptance sa Labor Party Philippines. So isa ta nang issue ana. On same time, of course, sa politika, issue sa politika kay labi na watakibaw kanong nidagan ni si Senator Bato na painidagan na si Yusek Ernesto Abelia sa Department of Foreign Affairs. So we will know the development. Actually, busy ako kay dahil ginautanan ako sa legal issues about sa substitution, which I'm sure ang ato mga listeners sa Butuan sa DXBC also wants to may little knowledge and explanation about this substitution. Yes, possible na mga substitution, but dili siya na automatic na siya, dili ingon na tanggalon to mga certificate of candidacy ni Senator Bato or ni Senator Bongo, automatic isoda to ang certificate of candidacy ni Sara Duterte, di na siya mo'y issue din kay day mga requirements ay comply. Kaya ingon pas malaod, before ka mo substitute, dapat, kung i-file na kang certificate of candidacy, dapat imo sa itong i-withdraw before ka mo file o certificate of candidacy na lain kandidato. Kaya kung duha mo kayo mo i-file kasama Ramil, it is as if wala kang i-file na certificate of candidacy. So first buhato, for example, si Sara Duterte, gusto siya mo substitute ni Bongo for vice president or ni Bato de la Rosa as president. Ni mga requirement ana. Una, yes ang i-withdraw ang iyang certificate of candidacy as mayor of Davao. Una yung first requirement. Second, magpamembro siya sa PDP Laban. Okay? And ikatulo, dapat i-nominate siya sa PDP Laban as vice presidential candidate or presidential candidate. I-nominate siya sa PDP Laban. Kung ikaw pa, dapat mo submit siya og certificate of candidacy before November 15. Pero as to party membership, wala ba na'y gina-require nga number of months or years nga wala. Membro ka dapat sa PDP at iser ka mo substitute? Wala na kasama ka, Bill. Bisag one day lang siya. Bisag pagpamembro siya sa 14, then pag humana na, diretso din siya pagpa-substitute. But under, kasi former mag-membro sa PDP Laban, hindi ba na automatic mo take out ka muna siya na panigitawag 3 days na basic membership seminar. Before ka ma-membro sa PDP Laban, dili na siya yung no, take out lang ka, membro na ka automatic sa PDP Laban. Dapat na nagitawag membership seminar. I believe, familiar matagamay sa Constitution and Bylaws sa PDP Laban, di ka pwede ma-membro sa PDP Laban kung membro ka sa lain na partido. So in this case, membro man si Sara Duterte sa usa ka partido, labi na ang hukbong pagbabago, di siya pwede mamembro sa lain na partido. Pwede koalisyon. But ang koalisyon, magod kasamang Ramil, dapat i-register din mo sa COMELEC. So, kanang mga alliance, mga kung na may alliance ng Hukbong Pababago at PDP Laban, just in granted na may alliance, dili na siya mo ipasabot sa balaod. Kaya ang ingos balaod, koalisyon. And si koalisyon, dapat registered koalisyon dito sa COMELEC. Kung kanang mga unity accord lang, mga declaration na naslay partnership for this purpose, dili na siya mo iigingon sa balaod. Kaya siya for temporary magod ng mga unity accord for purposes of election. Ang iigingon sa balaod ka ng coalition or political party, it must be registered coalition sa Commission on Election. So if ever before November 15 magpamiyembro si Sara sa PDP,
pwede siya maka-substitute ni Bato, kumu-withdraw siya, pulihan niya si Bato, pwede po niya pulihan si Bunggo. Possible, pwede na siya, but before that, kailangan magpamimbro siya sa PDP Laban. Ang issue magod din ni PDP Laban kasama ng Ramel, di magod sa ordinaryo na partido kayon, kay nag-gubot yung PDP Laban, kay naapay grupo ni Senator Coco Pimentel, ni Senator Manny Pacquiao, naapay grupo ni Senator ni Secretary Cusi. So very complicated sa PDP Laban. And one of the requirement to be a member of PDP Laban, dapat ni comply ka o basic membership seminar. I think this is a 2-day or 3-day seminar na about sa prinsipyo sa PDP Laban. So kung before ka mamimbro, di ka pwede mamimbro sa PDP Laban kung membro ka sa Alain Partido. Dili pwede duha ka na member ka sa Usaka Partido, same time member ka sa Usaka Partido. Di na pwede under the constitution and bylaws sa PDP Laban. Sa status ni Bongbong Marcos, can Bongbong Marcos anytime can slide down to vice president position, attorney? Di na siya maka-slide down. Pwede siya mo substitute, but sa ako na ibawa, di na siya pwede mo slide down. Lahi man siya, lahi man yung partido. Das, ang partido niya is Partido Federal man. So, ang tanaw na ko, ani, pwede siya ang presidente, uman siya ang guest candidate sa PDP Laban, uman kinsa ng vice president sa PDP Laban, pwede siya may guest candidate sa Partido Federal. Pero di na siya pwede ka-substitute as vice president? Before siya, sama sa konsulti, before siya mong substitute as vice president, dapat mo withdraw sa siya as president. Di man ka pwede na duha ka certificate of candidacy ang imo i-submit. Same also with Sara Duterte. Before siya mo substitute, dapat iyas ang i-withdraw ang iyang buhi na certificate of candidacy. Okay, kung di niya withdraw, it is as if wa siya gi-file. Same also with Senator Bongbong. Iyang gi-file a certificate of candidacy, presidente. Kung mo file siya certificate of candidacy as vice president, di siya pwede ma-substitute kay the very first place, wala may vice president ang Partido Federal. Before ka mo substitute, dapat na yung existing na buhi na certificate of candidacy na gi-file. In this case, di siya pwede mo substitute sa Partido Federal in the very first place. Wala may vice presidential candidate ang Partido Federal. So sa atong taon na ani, sugod karon until November 15, daghang pang mga twist are likely daghan to happen. Ang talaw na ko ani kasama ka, Bill, na yung mga speculations ani, but mga inana kay mabawal na earlier, but na siya ay way, for example, si Mayor Sara, na ay way, but di na siya muna murag hanap ang way. Okay, kung kay murag di man sila pwede magbuwag ng duha kayong BBM group and Duterte group, kay they need each other against the opposition. Kay magbuwag din silang duha, basi mudaog pa si Mayor Isko Moreno, basi mudaog pa ni si Lina Robredo. Muuyon ba ka sa observation sa uban, attorney, nga dili mabasa sa real opposition ang baraha sa administrasyon karon nila Duterte? Di mabasa, pero kung ordinaryo, kung di mo basahon in deep, dapat deep thinker ka, deep reader ka, para makibaw ka sa sitwasyon sa administration karon. Okay. Salamat, Attorney Mark Tolentino, sa maong mga explanation. Diri na ta sa itong mga tawag, sa itong mga katawhang gusto mangutana sa kiniang balaod. Good morning, first caller. Hello. Pahinay lang radyo, sir, ha? Pahinay lang radyo. Hello, good morning. Hello, good morning, Sir Ramel. Okay. Well, pangutana, sir. Okay. Kini, regarding sa utang ba? No? Oh. Utang. Ako, salesman ko sa maong kuan company. Ako'y kliyente o customer nga akong ipautang. Ang among transaction is COD, which is collect on delivery. So, karon niabot nag almost 4 months na, murag wala siya kuan eh, sigihan ako siya bisita. Wala eh, kuan, sige lang pangako. So, ang akong punto ani, kung pwede ba ko maka-file og demand. Ang gamit na ko is katong gipirmahan lang yung resibo. Unsa may imong gideliver dito sa iya, ha? Mga ligid ni attorney. Ligid? Unsa? Mga ligid? Dako ka figure ni ang amount ba? Dako. Oo. Sama sa result eh. Atong yung into digits, 7 digits ni. 7 digits? Oo. Oo, million eh. Million eh. Oo. Walay mapesto sa utang. Unsa ang result si mo, ha?
walay ma preso sa utang, pero pwede ka mo file o collection of sum of money. Si collection of sum of money dapat na kay proof na naay i-deliver, yang gidawat, o man wala siya kabayad sa utang niya. So ang buhaton ni mo ana, maghimo sa ka og demand letter informing him or her na may utang siya. Okay, demand letter, that's first requirement. Okay, okay, para makadumdum siya na na siya utang. Ang kaduha, kung di siyang bayad siyang utang, pwede ka mo file o kaso, collection of sum of money dito sa korte. So kung dako man na, million-million man ka na, so di na siya matawag na small claim, maybe dito na sa regional trial court, dito ka mo file o kaso for the collection of sum of money with damages and interest. Naka-issue ba ni mga chike, sir? Ano yung buto? Wala ni kay chike. Ito ni kay among kuhan, ang kasabutan na mo is pag-deliver na. Mm. Which is, dili ako ang nag-deliver. Truck lang na mo, delivery truck. Mm. So, ni follow ko ato, ni add ko dito, 1 week after. Oh, so, dito na nga, mag-kuhan lang ko na siya, iyan na lang i-cash ko na to. Ito na, sige na kong balik-balik, katulo ka business na ko, nag-bisita dito. Wala. Ang mga merchandise nga akong i-deliver, almost sold out na. Oo, bayan. Oo. Sama ninyo, consignment? Wala, no? Consignment? Dili ni consignment sa Sir Amel. Kuhan lang? Siya, COD ni siya, collect on delivery. Collect on delivery. Oo. Oh, wala yung mga ton, kay wala siya ni bayan. One of the motor una is demand letter. Demand letter informing him or her na masi utang. One first requirement. Ikaduha, mo file ka og kaso collection of sum of money with damages and interest. So mo na imong buhaton kay kung mo file ka og estapa o sana ma-dismiss na kay sama sa resulta, walay mapreso sa utang in this situation sa katong deliver ka, wala ka bayad sa purely civil action na siya. So, correction mo sa money with damages ang himo ipa na kaso. Okay, so, naama kayo mga delivery receipt, sir, no? DR? Kumplito? Yes, sir. Okay. So, siya mismo ang nagperma ang katong ang concerned ka tao. So, wala na ka nag-transact niya karon? Wala na. Ang ako dito, magsige kong bisita dito. Manila lang. Collection lagi, pero wala gaya tabo. Pero kaya mo nanganlan, bayad na ba? Si mauwaw. Ha? Kung kaya mo nanganlan, basi mo bayad na, ngayon na mauwaw. Nautangan siya. dito na sa kuhan, demand letter na siguro, Tome. Sige, sir. Okay. Salamat, sir, ha? Okay, thank salamat you po kayo. Lisura ng negosyo at ano, yung tablahon, tano? Wala negosyo, dapat siwista ka gamay. So, before ka mo deliver, dapat at least na down payment man lang or at least mabawas-bawasan ang inyong risk. Or pa-issue na lang ang cheque para may habol ka. May habol, but of course, yung cheque man good, basta kunin mo ang BP22, dili siya mandatory na mapreso. Imas palaod, preso or fine. Or dili mandatory na may penalty of imprisonment. Okay. Hello, good morning. Hello. Ngayon ba tayo sa mga men? Yes, sir. Nakoy pangutana sa mga miniator ni Mark Tolentino. Go ahead, go ahead. Saman. Painay lang radyo. Monitor. Go ahead. Sanang, pwede ba makapatawag ang nagsumbong na mo na wala pa man nahatag na mo ang death certificate sa akong lolo? Pwede. O sa to? Pwede ba makapatawag ang nagsumbong na mo na wala pa man may nakapasa sa mong attorney o death certificate? Tagay na tag-background anong kasuha? Sige daw. Wala kong kasabot sa iyo, mga tana. Ikan sa pag wala pa namatay akong lolo, sumit pa na siya gusay. Antes namatay akong lolo, karon Unsay atraso de? Sa nila? Antes karon namatay siya. Ngayon man among attorney na maghusay daw karon si Kadosel niya. Naglibog man akong lola, wala pa man may nakatag o death certificate, pwede ba tayo na makahusay? Na wala pa man may nakatag sa mga abogado o bit certificate sa akong lolo. So ang liberal date niya siya kay kabao mo pangutana ka sa Marmel. Ato na ako na-explain niya. Based sa ako interpretation sa iyong pangutana. Ano siya? Kung na'y kaso mang gold, sambal duha ka tao, naglimandahay, namatay ang isa, ang obligasyon na sa abogado na mag-inform ang korte na namatay na. Una yung first requirement before ng mga other procedures. So, unang buhato niya is to submit the
a death certificate, okay? Death certificate informing the court o gatong iyang other parties na other parties na naay namatay ang iyang ang isa ka party involved. So muna unang buhaton before the court will proceed with the other steps sa kaso. So sakto yung sulti, dapat magsubmit sa sila og death certificate. Submit sa damog birth certificate, sir. Death certificate. Death. Ha? Napakoy pangutana ni kasama kan. Attorney. Sige. Ocho man. Pwede ba na mo atubango ng husay? Hindi padali og sumon? Pwede ba na atubango ng husay? Ang kinsa may gihatagan og sumon? Imulolo? Kinsa may gipadala og sumon? Akong lula. Ako patong lolo, kaya wala pa man may nakapasawag dito. Oh, lagi-lagi. Oh, balik na. So kung pwede mo mag dito, pwede sa pwede mag to. Kaya di, magkamo ang na-issue ang sumon. Okay. Thank you. Okay. Salamat kayo, man. Salamat kayo, no? Okay. Na tubag ang iyang mga kalibog sa kaso sa iyang lolo. Pwede ba na, attorney, na ipawaran ko diretso? Good EM, attorney. Mangutana-tana ko regarding sa akong utang. Nag-issue na ko og cheque. Unya, wala ko nakabayad kay naabtan problema. Ako, gibilin ako sa kinan sa ako, giutangan. Makiha ba ko niya, attorney? Salamat. O, kung nag-issue kang cheque, human, iyan ang i-deposit sa bangko, mutalbog ang cheque, pwede ka niya pailag kaso. But don't worry, ang kaso ni Francis mo, BB22. Ang BB22, ang ingos malawad, naipriso or fine. Or fine at the discretion sa court. Normally, di mo mapriso ang BP22. In fact, under the law, walay warrant of arrest na i-issue pag BP22 except pag ni-require ka sa court na mag-appear tapos di ka mo appear sa court, di pa ang warrant of arrest ma-issue. Uh-huh. So, normally, pag BP22, di ka ma-issue ang warrant of arrest. O sa sumon na ginatorn eh? Sumon na siya na mag-appear ka sa court, mag-assip na atubangon mo dito. Human, kung di ka ma-appear, bisa kita kada watang ng sumo, di ka mapiya, di pa lang award of our issue. Ah, okay. Bayan ng klaro. Good morning! Hello, good morning. Yes, sir. Go ahead. Nakoy pangutana ni attorney. Juan. Sige, go. Bayan na yung radyo. Ang Juan, ang nakabutang sa alin nga to ko is Bayad kay nga ko laging isis wa magka-dimao ng kuan birth certificate. So, akong i-correct. Ngayon ko sa taga-isis nga, kuan, ganang... Ang akong birth certificate, baliktad mag-unator na eh. Kuan, na himo siyang Renato de la Cruz Binoy. Binoy? Oo. Sa akong... Original nga kuha dito sa NSO, nahimo ng Renato Binoy de la Cruz. Oh, bali. So, nabaliktad? Oo, nabaliktad. So, ang akong marriage contract, maunay na butang Renato de la Cruz Binoy. Oo. So, may mong pumutan na? Ang akong birth certificate, Renato Binoy de la Cruz. Oo. Oh, so, yung pumutan na lagi niyo? Pangutan na. Ang... akong marriage contract, valid ba itong unang apelido nga na butang? Okay. Ito'y patubag niya. Okay. Bisan pang baliktad, diba ito, balis ka niyong pangalan niya, it will not affect the validity of marriage. Ako balik ko na, bisan pangani mo ito na ito, balis ka pa, baliktad mga pangalan niya, it will not affect the validity of marriage. Kasi ang marriage contract, it is only an evidence of marriage. Dili na siya ang kasal. Bisa pag imong sunugo na imong marriage contract, dili na ma-annulled ang inyong kasal. Kaya ang kanang marriage contract, ebidensya na sa kasal, dili na ang kasal. So, example, mo claim sa mo dyan sa SSS o dyan na nabaliktad na inyong mga pangalan, ay inyong buhaton, mag-execute mo affidavit of one and the same person. Ang butpasabot ang affidavit of one and the same person, imong isuwat sa affidavit dito na katong si... kanang pangalan na nabaliktad ang mga pangalan o katong isa na pangalan, isa na ang tawhana. So, is it an affidavit of one and same person? Muna yung isabit dito sa SSS. Okay. Good morning, attorney. Naalang ko pangutana about sa yuta nga kabahinan. Tapos na ICR nga improvement kay ako na lagi gamito ng yuta. Ingon nila, pabayaran daw, makabayad ba ko at nila, attorney, makig maskig
ang muhon, nakalapas sila sa akong kabahinan o sa mga klase nga kaso. Okay. Uy, mong yuta na initukod diha na initukod diha sa inyong yuta na di man ang tag-iya wa nang hidni mo, he or she is a builder in bad faith. Pag builder in bad faith bangod ka, kung kuwao na sa tag-iya ang yuta, wa na kay makuha ana bisag isa. Di ka pwede bayadan kung in fact pwede gubuon sa tag-iya na hindi ka bayadan. Kay builder in bad faith man ka. In this case, nitukod ug kasilyas, manilampas si yuta si musilingan. Kung ipatanggas mo silingan, kaya di mo ipahawa di mong kasilyas niya, pwede na gubuo sa silingan. In the very first place, ang katong nagtukod ng kasilyas, builder in bad faith. Ang builder in bad faith, wala siya protection sa balaon. Good morning! Good morning, sir. Morning. Yes, sir. Morning, attorney. Yes, sir. Morning. Ang panag ang attorney, sir. Go ahead. Na-property nga, gusto pa nito sa kong anak. Tapos, nabutang mo din sa paningin sa liga, sa ilang Protocol. For sure, sani, already, sani, not, for sure, list already approved by the NAR. Niya na pa isa ka nabiri nga, kani siya, tax declaration lang. Bahatan man ko tulong niya kung mapalit ng galing. For sure, manabot ko sa wad. Ang kanang yuta, dili na siya private property. Kung dili, girentahan na as gobyerno. Okay, for sure, manabot siya. But masabot na, dotes dagat yung alay. Just dos dagat, okay, for sure, magka. So, na certain portion niya na dili na ni mo matag-iya, matungod kay why ni ka, dili gamito sa gobyerno, gipapitihan na sa imo as gobyerno. For sure, mag ikaw may getag right na to enjoy the property. And of course, tani tax declaration, kaya mo mag-enjoy ang property, pero hindi na imuha ang property. Okay, sir. Klaro? Di matituluhan lang in the very first place. For sure, man na siya. So, ang for sure, di mo natitan kung hindi hataya na kag-right sa gobyerno, nagamito na ni imo. Okay. Oh, pero di natituluhan. For sure, gani. Okay, sir. Okay, salamat. Okay, thank you. Salamat kayo. Motong yung pangutana. Abang na maguna, attorney, no? For certain period. Like, certain period of time, in fact, naka-experience ko na, kaya nasa tayo na ni-apply kung isa ka area sa Davao, na huwi siya ng area. Moto siya na for sure siya. So, makabaw ko sa iyang pangutana. So, di na siya ikaw tag-iya na kundi ihatagan kagawin sa gobyerno na gamito niya muna. Mga 25 years para imong i-develop para makasapi ang gobyerno. Diba? Oh, parang yan. Oh, yan na siya. So normally, hatagan ka sa gobyerno na for sure po na kay mga clearance sa DPWH, clearance sa DNR, clearance sa Department of Tourism, sa barangay, sa LGU, at na-clearance na kung di may gamit sa gobyerno, kanan na yuta, DIY project ang gobyerno na pwede na ipahuwam sa imuha. Okay. Hello, good morning! Good morning, sir. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead. Kanang namatay akong ulangan, sir, mga doon na kabulan. Mm-hmm. So, karo, yung burial, wala niyong matagay kay ipangitaan ni Puar gasto daw sa pagkamatay ni kang ulangan. Mm-hmm. Ibig mo, so, hangtid karon wala pag hindi matagay, sir. Mm-hmm. Yan ang wala mo matagay yung Puar? Ito na nag-contrasis pa. Ibayad mo sa asa man mo yung gigastuhan dito sa ospital? Dili, sir, ganang di pangayuan ni gasto ba pareha ng baboy, mga buga, ano ba? Pagitan may buwan. Gasto sa haya. Gasto sa haya. Pagpalubong. Oo, gasto sa haya, sir. Oo. Kasi sa lubong, hala, kung buwan ang gasto lang sa lubong, katong mga sa baboy o bugas, mga di na siya. Katong sa lubong tingali, pwede na ninyo i-reimburse. Oo. Alam niyo, sir, ipangayuan ng Manila, sir, o buwar. So, nag-buwan sa bigatag mo ng buwar dito, sir. Isis-is, kapangayuan na? GSIS. Ah, GSIS? Oh. Kung kailangan gawa yung gobyerno man ha. So, kung mag-uwa sa katong pancho, katong sige na ka ng ni Balsamar, ka ng sitawa na ka ng sa Balming. Mga plenaria niya, okay na, plenaria service. So, okay, mag-uwa din to. Isabit lang ninyo, sir, basing mga requirements. Dili, sir, huwag naman nag-submit siya kong requirements. Oh, dayon? Pero, karun wala pa, sir. Ang buwan, resulta. Ah, i-follow up sa opisina. Oh, kailangan nag-follow up. At sa opisina. I-check dito ang imong application. Dili, sir. Gitagaan man Manila ang number, sir. Aramukunta kami sa ilas. Sa isa ka si Mana, kadawa akong mukunta. Wala mang gabon, sir. Mag-iong nga kontrasit. Ah, basit. Sige. Sige, balik-balik ilang tawag.
Nga na magina mag-follow up tag mga transaksyon sa gobyerno. Kay kung dili na sila mo trabaho, sir, naay kaso anak nila. Kana bitang lingkuran nila imong transaksyon, pwede nimo na sila kasuhan nga mga dereliction of duty nila kanang inaction, wala gi process. Pwede nimo na ireklamo kana mga nasa gobyerno. O sige sir, salamat kayo. Sige, salamat kayo. Salamat. Di ba to ni? No, sakto na. Namatay palaod karon, ease of doing business. Ilang mo kung sa doing business in government service magod kung dapat kung yung mga letter ni mo na gisuwat dapat imo kayang tubagon within 15 days letter lang ha, simple letter inquiry dapat tubagon within 15 days otherwise you can be liable administratively even criminally. In fact, dahil kaso na sa Office of the Ombudsman, the mere fact na ikaw isa ka government officials or employee, isuwatan ka sa private citizen, humandi ni mo tubagon. That is a criminal and administrative in nature. How much more in this transaction of bureau services? Kung ni-apply ka, kung katugan na, nana si administrative liability, kung katugan ang papel. Nay-arta, di ba? Anti-red tape. Anti-red tape. No. Mo ito na dapat pas-pas na. Kaya kung di magiging ang uban mangod, mo nang ma-encourage o bayad under the table, lagang kayo mga bayroners gobyerno na wala yung mga resibo, tungkol na mo nang gi-require sa balao na dapat kung na mga application, mga in-interaction, dapat na i-action sa gobyerno. Dili katugan. Okay. Otherwise, it will encourage graft and corruption. Attorney, ang akong balay, akong gibaligya sa kantidad nga 3 million. Pero installment basis for 3 years. Nakadata na kog 1.5 million until 2018 last bayad. Napakulang 1.5 million hantod karon wala na bayad. Unya nagpuyo pa sa ako balay. Ako naman hinuon ang gifilean og estapa kay maripan siya kay dili na mo dayon og palit. What did sa estapa? Kanang may estapa man, except kung imong gibaligya ang balay na dili imuha, pwede estapa. Pero kung imuha ang balay, kung na kay misrepresentation sa pagbaligya ang balay, possible estapa na kung na misrepresentation. Pero kung imo ng balay, ibaligya ni mo, umanwa ni saktong bayad, o kung example, gusto ni refund, di na siya matawag na estapa. Don't forget na ang balay magod, for example, contract to sell pa lang na, abot lang kung sa inyong ipermahan, contract to sell ba or conditional sale. So kung wala pag full payment, dili siya naman, wala pa na transfer ang ownership. So pwede pa na nimo sila pahawaon ng balaya. Hello, good morning. Hello, sir. Good morning. Yes, ma'am, go ahead. Sir, katong mamutara lang ko. Kuhani, sir, katong galing nadumdum ko, katong akong gisend sa imong kuhan, sa imong messenger, nga bahin at kung akong magpatabang ko sa imong sa kong problem. Ang siya problema ni mo? O sa ito, ma'am, nga problema? Katong sa 9262, ganyan sir, nga na-dismiss nga ang case, gayon, doon na court order, kay na namin dipermahan na compromise agreement, mamuhatag siya. Niya ang tutorong wala gihapon. Katay mong lawyer si Attorney Unay? Yes, sir. Yes, okay. Pwede na ko ito i-refile. Ana, dismiss na na. I-refile na, Attorney. Pwede ba na? Hindi, ang kaso mo, God, Ana, basing gi-dismiss na conditional dismissal. Okay? Subject to the condition na i-comply niya to, i-comply sa akusado ang kato mga obligasyon niya isip o sa kaamahan sa bata or bana. Kung wato i-comply, pwede na niya buhiyo ng kaso. Okay. Conditional, wala mo ito siya ganang conditional or conditional dismissal. Mato, di mo ito siya final dismissal. So, dili mahog sa double jeopardy. Di siya matawag na double jeopardy. Kaya actually, dismiss ang kaso. But subject to the condition na i-comply. Kung di ma-comply ito mga based sa compromise agreement, na pa siya option na buhiyo ng kaso. But depende kung pila katuig na. Normally, duhar na katuig, pwede buhiyo ng kaso. Kung pa man, sir, kanang 6 months pa man to. Pwede pa na nimo buhiyo ng kaso. Mag-file mo na o motion with manifestation sa korte na ang kaso buhiyon on the ground na wala ni comply ang akusado sa inyong gisabutan per compromise agreement. Kung saan man isabot ninyo, ma'am? Well, sir, doon na siya gipromise na muhatag na siya o mo partial siya o certain amount, then monthly na dayon. Then what? Until now, 6 months na, wala pag-iapin siya gihatag. Basin, wala siya trabaho? Ano, sir? Nasa gobyerno. Nasa gobyerno? Ay, balo sa Attorney Unay, sir. Si Attorney Unay may abogado? Yes, sir. Okay. Imo nang na-inform si Attorney Unay, ano eh? Niya ingon niya, iyo patawag rin doon niya, pero wala ko mang ganyan siya ni-reply, kaduhan na ako siya ginising. Para advice niya yung client to comply sa unsay agree, na-agrihan sa inyong dismissal sa kaso.
magpaabot sa punto sa iyong kwarta, pero murag napuno na ang gugo, murag ako na siguro ng kuwan kung pwede na ko i-otro, ibalik. Pwede na lang. Di, i-file lang, adi, mag-file kag abogado, mag-file kag motion with manifestation para buhion itong imong kaso. Kay conditional dismissal pa man to. Thank you, ma'am. Okay. So, salamat. Mao dito iyang kwan. Actually, attorney, ikaw daw nakapa-encourage sa iya sa to fight his her right. Ikaw gina nakapa-encourage sa iya. Midaog gyud ko no siya sa nawaran gyud ko no iyang kwan pod husband. Iya ba? Ay sa husband. Kay nakasabot siya ako, sa iya sa iya. Natalie, wala ako ni encourage na to litigate, okay? Ang ato diri sa kining balaod nag-explain na ta unsay katungod, unsay balaod. So, depende na lang sa inyo mo. Para kay, kung in-carries magunta na kita yung mapalong kaso, si Mapolo ng kaso ni Scortes Butuan. Ang ato din eh, buhata ka tagaon sa katungod sa usa ka tao, unsay imo mga options, depende yun sa imong decision niya. Na. Nara sa ila. Ilahang katungod. O, pa, laha. O, say, labi na sa katungod. Kay, I need to, that is my advocacy, sa Maramil, our advocacy is to explain unsay katungod ni mo, unsa ang pagprotekta sa imong kaugalingon sa mga abusado diyan sa katilingban. Mo na tong trabaho. But kung pupalog kaso, imo na ng desisyon, kay I will not encourage everybody na mupalog kaso. Otherwise, basi mapuno ng korte diya sa Butuan, basi ako pa dumayon sa judge diya. Oh. Ikaw magod attorney. Di na nun relax kay napuno na may kaso basi mo anak, no? Oh. Okay. Attorney, contract to sell, ang amo na pirmahan sa balay unya wala nay bayad until now, pwede ba siya mapapahawa nako? Pwede ba? Ang contract to sell is not a contract about the house. It is only a conditional sale. It is only a preparatory contract. Don't forget this, ha, sa ato mga listeners. Contract to sell lay na siya sa deed of absolute sale. Ang contract to sell, it is only a preparatory contract. Preparatory contract, wala pa tay gisgutan niya about balay. Naka yung obligasyon, nabayadan ko ni mo, tagabuhan mo, ano eh, pag nahuman mo bayad sa kuha, ako na nasa yung obligasyon na mag-execute o deed of sale sa buha. Mo na sa balaon. But pasabot, it is only a preparatory contract. Pwede niyo ipa-dismiss o ipa-terminate yung preparatory contract, pawaon mo sa balay. Normally, dapat di kayo sumupuyo ng balaya in the very first place, di ba siya fully paid pa. So, imo na katungod na pahawa sa iya, pati ka madimanda istapa. Except kung imong ibaligya ng balay, humanti din yung imuha ng yuta, o din yung imuha ng balay, imong ibaligya through misrepresentation, pwede istapa. Pero kung di mangani, dili na siya istapa. Good morning, Radyo Maramil. Pakaingon ko ni Attorney Mark, ako pagumangkon, pulis, na iyang anak sa maestra, nga minyo sab ang maestra. Wala sila mag-live-in karon kay layo man ang assignment. Ako pagumangkon. Unsay habol sa maestra sa pagumangkon, sa akong pagumangkon? Ano yung habol? In the very first place, bisan pag minyo itong babae, imong pagumangkon ulitaw, just in case, mo ni sitwasyon, amahan mag-ipon siya. Tugod kay amahan siya atong bataa, kung naman siya anak atong maestra, na siya obligasyon sa bata. Maybe wasi obligasyon atong maestra, kaya di man niya asawa to, iyan mo itong nabulusan, but na siya obligasyon sa bata. So, but pasabot, bisa pag minyo ang inahan, kay siya man ka ang amahan, na siya obligasyon sa bata. So, in this case, dapat siya umuhatag support sa bata. But ang support na itong gisigutan kasama ng Ramil, dili lang ni siya support sa lalaki katong pulis na nakaburos na masay obligasyon ang inahan mo support. So di man necessarily natanan kailangan sa bata ang amahan ang muhatag anak. Pwede ba sila ang inahan? Pwede sila bahin? Pwede 60-70%, 60% 40, 70-30, depende sinang kasabutan. But nagiya pa yung obligasyon ang amahan na masupport sa bata bisan pag minyo ang inahan. Hello, good morning. Good morning, attorney. Go ahead, ma'am. Morning. Follow up lang tanako atong akong ipangutan na binarigarding sa balay. Balay, oo. Unsa man to? Nga, pwede mapapahawa? O, kanang, unsa may metabo sa iyang nabayad ako, attorney. Kung pila may nabayad ako? Ang bayad sa imo, ha? Muna gitawag na, natay gitawag sa balaod na kaning protection sa buyer's right. Na certain, depende kung pila na mo ka pila na katuig na nagpuyo diha, kay pwede man niyo sa buton diha nakatong iyang pagpuyo ng balaya, mabawasan tong iyang gibayad as rental. So mo nang pila katuig na siya nagpuyo ng balaya, so pwede mo nang mas maayo na inong sabut maddo mo sa barangay dito mo magsettle. Kay for example, nag down na to nagpalit sa imong balay, mo ni puyo mo siya dito sa balay,
dili siya abot pa sabot na ang 1.5 million na iyang gidaon sa imuha, mauli to tanan, di na maubot pa sabot. Maybe mauli certain portion, mawasan damages. Kaya nga nung wasya kabayad sa imong sa imuha pila kabuwan, damages, interest. Mawasan diha ang iyang pagpuyo sa balay, rental sa balay, mawasan diha. So pagkuman, kung di sobra, di uli, sobra. O di, di ibot pa sabot na 100% di uli. Okay ma'am, klaro? Oh, so pwede na po ito ipakonsyum yung sobra, Tony. Unsa pwede eh? Ipakonsyum kaya sa una, before na niya ginakasabot, nag-abang mo siya 15,000 na sa bulan. Ah. Pwede, pwede, pwede man na. Di pwede siya sabot na. Pwede. Pero kung ipauli niya ang 1.5 million, di na pwede uli. Kay iyan namang nagamit ang property. So nagi, bawas na ito sa rental, sa kanangon sa pana, sa damages, kaya nasabot mo, bayadari ka niya o 50,000 ang buwal, example, kung nawasan ni bayad, o nai damages, nai interest, nai penalty, muna ibawas atong iyang gibayad na 1.5 million. Okay, ma'am? Pero ano naman sige pang usap sa palator niya, ipang bakbak niya ang mawal? O muna, bawasan sa'yo, i-apis ito sa bawas sa damages. Okay. Sige, attorney, salamat. Salamat kayo, mato atong caller. Sa text na adre atong basahon. Good morning, attorney. Maka-benefits ba sa death claim sa isa sa akong anak sa akong papa? Ang anak sa akong papa nga wala man gidala sa iyang apelyido pero ni perma ang papa nga iyang anak. Oh, yes na. Anak mo niya po siya. Don't forget lahi ang amahan, lahi ang issue as a fatherhood, lahi ang issue sa surname. Bisa pagwa nimo igamit ang apelyido sa imong amahan, di ibot pasabot na dili na kaanak sa imong amahan. Anak niya po sa imong amahan. So tungod kay anak ka sa imong amahan, kung ano yung mga benefits niya, nagiba kay claim sa benefit kay anak mga sa imong amahan. Ako balik ko na, lahi ang apelyido, lahi ang pagkaanak sa imong amahan. So bisa pagwala nimo igamit ang apelyido sa imong amahan, it will not make you not the daughter or not the son of your father. Kasamang Ramil lang utana lang ko og patay na unya membro siya sa GSIS. Magduha na kabulan wala pa mi tagai og burial hangtod karon pangayuan pagyud mi og mga requirements. Unsay angay buhaton na mo ana? I-comply mga requirement. Mo mga gobyerno gyud kay before sila magbilis og kwarta unsa na mga benefit dia, i-comply ang mga requirement kay ang public funds are owned by the government or owned by the people. So naa ni kuwa ana na ni mga accounting ana. Auditing ana. So before nila i-release sa mga funds dyan, dapat i-comply gid ang mga requirements sa balaod. Attorney, sa about sa money claims execution, ang complainant ba di ay attorney ang mo-produce sa mga property o bank account sa complainant? Mauman gud gibuhat sa sheriff, dili di ay na work sa sheriff to implement sa order sa court. So may pangutan na? Dili ba di ay kuno about ni sa money claims execution. Ang complainant ba di ay attorney ang mo-produce sa mga property o bank account sa complainant? Mauman gud gibuhat sa sheriff. Example na ay ni court order, ni garnishment order. Ang tanan bangko hatagan og letter, hatagan og order para at least kung na ibang account at least ma-hold, ma-freeze na siya. Kung na court order provided that final ang court order. Kung na bilin. Okay. Good morning attorney, mangutana unta ko pila ka days before ma-dismiss ang kaso para makuha ang gi-bail. Namatay naman gud ang lulo just 2021. Yang among pasayod ang taga Bohol kung asa gi-file ang kaso. Unsa daw pag withdraw sa bail? Kung na ni order of dismissal. Kung na ni order of dismissal on the ground na patay na, mo na siya. Don't forget na kung ang isa ka akusado patay na, umanay pwedeng na kaso, ma-dismiss ang criminal aspect but not the civil aspect. Okay. So pag ang criminal aspect na dismiss, pwede na makuha ang katong bail ko na si bail but not the civil aspect. Ang civil aspect pwede mo pa dayon gyapon na. Good morning, attorney. Mangutana lang ko, kung mamatay ang kandidato, pwede ba mo substitute ang pamilya o kaapelyido bisan dili siya butante sa maong lugar? Requirement butante, money requirement. O ikaduha, same apelyido. Kung substitution man gud, kung ang substitution, pwede na siya bisan pag on the day of the election, basta same family name. Pero kung di lain family name, pwede ka po na, pero provided na ang substitution only up to November 15, 2021. Yeah, taman ang substitution. Pero human, kung after November 15, 2021, muna gitawag involuntary substitution. Duman kasi ang substitution ng Summer Mill. Okay. Natin gitawag voluntary substitution. Natin gitawag involuntary substitution. Ang voluntary substitution, kutubi na siya November 15, 2021. Ang involuntary substitution, even after
even on the day of the election. But ang requirement na ng involuntary kung namatay ang kandidato or na kung or na disqualify by final judgment. But ang requirement sa involuntary substitution, dapat ang mo substitute same family name. Mangutan ako, attorney, pwede ba akong bayaran ang buhay sa yuta nga dili akong nakapangalan, nakapalit mang good me sa akong anak o ako lang nagpuyo, pero ako na lang gi-applyan sa City Hall, nipasa na ko og letter sa mayor. Unsa akong buhaton, attorney? Daghang salamat. So ang yes, yuta, imong anak, ikaw bayad sa mga buhis, pwede mong bayad, wala may problema. Dili man na siya, ang gobyerno magod, basa mubayad kas buhis, dawat na diretso basa buhis, ilagwart ang gobyerno karon. So, bisan pag ang amahan, ikaw amahan sa tag-iya, so bayad buhis, dawat na sa gobyerno. Kasama, Ramel, mangutan na lang ko, og patay na unya membro siya sa GSIS, okay, napangutan na nato ni kaganina, no? Kinina lang. Kasama ang Ramel, mga kuani mga kriminal nga mga cases yang pangutana, pa-explain daw attorney unsa nang double jeopardy daw attorney mo yang gipangutana di report. Double jeopardy ko na dibanda ka usa ka kaso human na dismiss na ang kaso by final judgment sa korte, di na ka pwede idemanda na. For example na idemanda ka og rape na dismiss na korte, RTC na dismiss, di na ka pwede idemanda again og rape, kay double jeopardy na siya. Same also kung gidismiss sa korte ang imong kaso, ang katong biktima, normally di na siya pwede mo file og appeal or motion for reconsideration, kay double jeopardy na siya. Except kung na-violation sa right to due process on the part of the state. But as a general rule, pag ang kaso na dismiss na acquit na ka, dili na pwede ang complainant mo file og appeal as a general rule. Otherwise, that is double jeopardy. But the exception, kung na-violation sa right to due process, example, bias ang judge, bias ang wayana, so pwede kaya magka mo file og appeal or motion for reconsideration. Another issue about double jeopardy, kung na-dismiss na ang kaso, man di na ka pwede pailan og another case on the same act, but different act pwede. But on the same act, on the same situation, di na ka pwede i-demanda og same case. Otherwise, there is double jeopardy. Attorney, unsa din ay katungod sa akong mga stepson sa among kabutangan nga napundar manamo ni sa ilang amahan. Karon kay magbutbuot manggod sila nga dili conjugal sa iyang maginikanan. Tambagi ko, please. Ang kanang mga properties, I forget ha, di ko nakakuha ang question gaayo. But ang kanyang mga properties manggod na imong na mana sa imong ginikanan, imong lulo, dili na siya matawag na conjugal properties. Tungod kay di na siya conjugal properties, dili wala share ang inahan nimo ana, o ang katong imong asawa wala share. Pero kung matay na ka, ang asawa nimo na ni share as an inheritance gikan sa imong ha. Last nga pangutana ni attorney, no, kay ang oras. Maayong buntag, attorney. Makapapahawa ba ang mayor sa barangay social worker, BSW? Ang barangay social worker, gikan na sa ang nagpa-issue na ang barangay captain. So, ang makapahawa, ang katong appointing authority. Ang appointing authority has the right to fire and the right to hire. So, ang right to hire and to fire is the barangay officials man, dili ang mayor. Maybe ang mayor has the influence, but not the authority na papahawa. Okay. Attorney Mark Tolentino, sa kini ang balaod. Salamat kayo sa imong oras. Subay-ubay tag mga nahatagag tambag karong buntaga sa kini ang balaod with Attorney Mark. Thank you, attorney. Eh, salamat ka sa marami lugar itong mga suking tigpaminaw sa DXBC Butuan. And please, follow me sa itong Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw o sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. And please call me. Mobile number na ito sa 0917-329-5353 o sa Smart 0968-881-1912. Sa kini ang balaod, aasenso ka. Thank you very much si Attorney Mark Tolentino sa kini ang balaod. Straight to the point. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Sa atong RMN, may kasama ka raffle. First monthly draw, October 2. Doon na tayo mananaog karon og 1,000. Oh? Si Ma'am Narcisa Bichoso. Uy, taga-asa man ka, Ma'am Narcisa? Pakipindot, Ma'am, sa coloral red. Taga-4 Balantiyong, Maon, Butuan City. Uy, Balantiyong. Silingan mong Luloy? Oh, Luloy Galion. Luloy Galion? Yes. Agoy, yes, Luloy. Ma'am din silingan, Luloy.
Maka may din yung makasilingan taguan, ma'am, no? Makasilingan taglitsunero kay matakdan ta sa ka-healthy ba? Yes. Bujag. Manghatag bas lulo yung mga laman loob ya, ma'am? Kung kuan, kanang mag-ihaw siya, muhatag man. Ah, mag-ihaw. Pero kung sa mga nagpalitsun, i-adto man gina siya sa tag-iya sa kuan. Maon lagi po, no? Imong apon eh. Akong anak. Ay, imong, ay. Anak malay, no? Oh, bantog ra kay matag ilong o kuan. Kila may edad ni mong anak? 19 pa na, sir. 19? Pwede na magminyo ng edad na. Saan may nag-eskwila yung mga po? Naanaroon siya sa maternity. Ah, nursing ni? Midwife lang. Ah, midwife, deka, day? Usa may year, ah, nagtrabaho na? Ay, student pa siya. Oh, ah, student pa. 19 years old. Pila na yung yab? Wala. Wala? Mura mag ikaw nakadaog na, may sige pangutanon. Si mama may nakadaog. Nakadaog po na siya, sir. Ay, nakadaog po na yun eh. Ah, interview po na nato ni. Eh. Ah, sige, dali on ta ning mama. Kaya para... Lagi, sir. Joke na na, ma'am, ha? Para nga palipay po ka kay 1,000 man din imong daog karon. Unsa imong entry, ma'am? Kuan, Bear Brand nga... Bear Brand? Sokpak man siya ito? Oh. Bear Brand. Okay. So, congratulations, Ma'am Narcisa Bitsuso. Unsa imong mensahe, ma'am? Nagpasalamat ko sa DXBC, Tatak RMN, kay anaa sila ito mo, nga kasama ka, na, kasama ka, may kasama ka. May kasama ka, raffle po mo. Congratulations si Ma'am Narcisa Bitsuso. Salamat, sir. Salamat, ma'am. Salamat. Salamat kayo mo niya tong unang winner. Og karon, first time na to maka-interview og midwife. Be, maka mao ba kata mangutan nag midwife karon? Sa trabaho sa midwife ang panga, uy, mas dako imong daog 4,000. Si Ma'am Charlotte, adi natin ni Ma'am mo na, bata mga ayo. Si Charlotte Bitsuso. Masa kini trabaho midwife, Ma'am Bet? Tig-anak, sir, sa mga buros. Ah, tig-anak. Kapila na ka nakapaanak? Wala pa, sir. Wala pa? Freshman pa. Ah, freshman. Mm-mm. Ah, nag-eskwila pa rin ka? Oh, first. Sa maternity. Na ba rin college sa maternity? Oh, naa. Ah, na rin college diya? So, online pa man. Ah, online. Ganun ka na may mong gipili? Kuan man po, sir, kanang scholarship man po. Ah, sa ato pa, kung ma midwife na ka, di na kakinanglag mananabang kung ikaw mga anak. Oh, di na. Ikaw, kamaomang ka? Oo. Pila man sila kabog igsoon, ma'am? Pito ni sila, sir. Pito? Puryabuyag. Eh. Ikapila man eh. Ika-unom siya sa Dudalas. Ah, ika-unom. Mayo. Ah, may graduate og high school? Sa Gusanhay lang, sir. Ah, sa ayaw lang ha? Oo. Gusanhay yun, guys. Gusanhay. Oh, Sanhay ra ba mo, no? Sanhay. Kao man rasaman. Si Charlotte Bitsuso. Unsa imong entry, Char? Magic sarap. Mm. Ikaw na itong ni submit og entry ni Ricky, no? Ricky, kanang guard na mo diya? Si Ricky, katong batanong guard na mo? Mano siya, no? Oo. Bantog lang kayo, sige, hisgot og maon si Ricky. Huwag na kayo maghisgot og ungyo. Huwag na kayo siya naghisgot og ungyo og si Bugay. Maon naman yung hisgutan? Sige, unsa imong ikasulti, Char? 1,000! 2,000! Ipakita sa kamera, be? Adri, oh. Grabe ang kwarta, oh. Tusking man kayo na imong kwarta? 1,000. Unsa may palito ni mo, ana? Ay, matag-yatag kang mother. Ah, kang mama rin, na? Oh, yaya si mama, eh. Tabangin yung padalag entry sunod si mama, ha? Okay, mag... oh, sus, klaro kayo sa TV, oh. Ang 4,000. Charlotte, unsa imong istorya? Nagpasalamat ko, sir, nga usa ko sa mga nakadaog ani nga pa-premyo. Og diri apod nagpasalamat ko sa mga monolopyo diria. Og sa akong pinakagwapa nga mama. Gwapa gid. Liwat gid ka sa imong mama. Naay nag-comment din eh, patanggal lo imong face mask gamay para makita daw ka sa camera. Ay sus pag angayan gid ay mag-win by Paul. Gwapa ha, liwat ni mo mama. Sige, salamat kayo and congratulations sa itong mga winners sa Ma-Ariman May Kasama Raffle Promo. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Straight to the point. Ramil Bangis, Tatak RMN. DXBC. Tatak RMN.